Let's praise Him. Let's worship our God this time. Hallelujah. Pinupuri ka namin at sinasamba, Amang Banal. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Truly, Your mercies are new every morning, O God. And for that, we are very thankful. We are very thankful that You keep us, You sustain us, You protect us, You love us, O God. And we worship You, Lord, we glorify You because You are good, You are faithful to us even if we are not, O God. Sa umagang ito po, Panginoon, dalangin po namin na kumilos po kayo sa lugar na ito. Kumilos po kayo sa bawat isang buhay na narito at maging yung mga kasama po namin sa kanilang mga tahanan, O God. Tunay na baguhin mo po yung aming mga puso at yung aming isipan, Panginoon, as we worship You, God, as we hear Your word this morning, at hanggang matapos nga po, Panginoon, ang buong service na ito, O God, I pray na tunay na buksan mo po ang puso at isipan ang bawat isang narito at nasa kanilang tahanan na nakikinood sa amin upang tunay nga, Panginoon, na maging kawangis kami ng iyong anak na si Jesus, O God. I-prepare mo po, Panginoon, ang aming puso sa pagtanggap, Panginoon, ng iyong mga salita sa umagang ito. And may Your word be kept in our hearts, O God. And hindi lamang po manatili dito, kundi tunay na ma-apply nga po namin sa aming mga buhay. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming preacher sa umagang ito na si Pastor Walter, O God. I pray na kayo po, Panginoon, ang magtago sa kanya sa iyong likuran upang tunay nga na yung kanyang bibig at ang kanyang dila, Panginoon, ay tunay na magamit mo, Panginoon, para sa pagpapahayag ng iyong mga salita sa umagang ito. And I pray, Panginoon, na itong buong service na ito ay tunay na magbigay ng kaluwalhatian, Panginoon, sa iyong pangalan. Sa tanging pangalan ng iyong anak na sa Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Sabi sa John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So sa umagang ito, let us worship the only way. Let us worship Jesus. He is worthy to be praised. Hallelujah. Let's sing. I lay my life down. I lay my life down.
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Sing it, church.
Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay makakaupo na habang patuloy tayong nakikipag-ugnay sa ating buhay ng Diyos sa pagkakataong ito, sa pagkakahayag ng salita niya sa pamamagitan ng aklat ng mga gawa o gawa ng Espiritu ng Diyos. Mapalad tayo dahil patuloy tayong pinagpapala, kinakalinga ng Diyos. Patuloy niya tayong pinaglilingkuran. Nagulat tayo nung ipinahayag nung nakaraang linggo ang mga talata sa chapter 17. Ang sabi doon sa verse 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. He will not be a God who would need our hands for service. Siya yung Diyos na patuloy pong nagmamahal sa atin. At ito yung pag-uusapan natin din ngayong umaga. Imagine natin si Apostol Pablong napakatapang, napakalakas ng loob, walang tigil, walang makakahadlang sa kanyang paglilingkod. Sa pagkakataong ito, makikita natin yung isa bahagi ng kanyang buhay. Imagine natin dito sa Athens, nangaral siya ng ganito, ngunit sa kanyang pangaral, imagine natin, pwede pa lang yung pinangaral niya ay hindi rin niya isabuhay for a moment in time. Makikita natin, while iniisip natin, he is a model of faith, napakaganda, but he is also a model of us, weak and broken people, and only given by God His grace and mercy for us to continue our service unto Him. Hindi po sa ating kakayanan, hindi sa ating kaalaman, hindi sa ating kakaalaman at kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. So ang gagawin po natin ngayon, hindi muna tayo babasa ng salita habang tinitingnan natin yung libang bahagi ng ating pangangaral ngayong umaga at saka natin babasahin yung mga verses from verses 1 to 18 sa Book of Acts chapter 18. At doon, mapa-flash po sa atin yung English pero babasahin ko po sa Tagalog. Meron pong limang bahagi at ang ating pangangaral. Ang titulo po ng ating pangangaral ay Waymaker, Paul's Ministry at Corinth. Katulad ng nabanggit, ito'y nabubuo doon sa Acts 18 verses 1 to 18. Limang bahagi po yung ating pag-uusapan. The Waymaker or Waymaker, Paul found partners at Corinth. Nakakita siya ng mga partners sa Corinth. Si Paul opened and closed doors in Corinth. And in Corinth, Paul's help arrived. Paul was reminded of Jesus' promise. At panglima, Paul saw the promise fulfilled. So, isa-isahin po natin ang mga katagang ito. Ngunit bago doon, tayo po ay manalangin. O God, Ikaw nga po ang daan, ang katotohanan at buhay. At dahil dito, Panginoon, ang simbahang ito ay iyong pinangungunahan. Walang makapagmamalaking sino man, kahit ang pastor o mga pastor na naririto, kundi Ikaw at Ikaw lamang ang pwedeng sandigan namin ng pag-asa, ng patuloy na pinagmumula ng kalinga at tagumpay ng gampaning ito. Ikaw ang tunay naming itinataas, pinapupurihan at sinasamba. At alam namin sa araw na ito, sa umagang ito, lalo tigit ka naming makikilala, lalo tigit namin makikita kung ano ang paglilingkod na ginagawa mo sa bawat isa sa amin upang kami maging katuwang mo sa iyong kaluwalhatian at kapangyarihan. Salamat po sa iyo, sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Paul found partners at Corinth. Nakatagpo ni Apostol Pablo ang dalawang tao sa Corinto. Tandaan natin, mula po sa Athens, dadalawa yung kanyang naabot, si Dionysius at saka si Damari. At ilan pa marahil na mga tao.
At doon, nakita natin while he gave everything upang ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos, marahil his expectations ay hindi po nakitang naganap. Siya yung apostol ng mga hintil. At inaasahan niya dahil siya tinalaga ng Diyos on the road to Damascus, pinahayag sa kanya ang katotohanan, siya yung magdadala ng napakaraming mga hintil at mga Hudyo sa pananampalataya sa Panginoon. Ngunit marahil yung pangakong yun ay nakikita niyang nagaganap, pero sa pagkakataong ito, mukhang nagkulang ang nakita niyang resulta. Nag-isa siyang lumakad patungo po sa Corinth. 50 miles po siyang naglakad mula sa Athens. Iniwan niya si Paul and Silas doon, o wala pa po si Paul and Silas doon dahil na doon pa sila sa Berea. Hindi pa sila nakakarating doon sa Athens kung saan sila iniintay na Apostle Pablo. At mag-isa siyang naglakad. Sino po ba yung mahilig maglakad mag-isa? Si Pablo po hindi ganon. Siya'y sanay na merong kapartner sa pagmimisyon. Simula nung unang missionary journey niya hanggang dito sa second missionary journey, almost matatapos na yung second missionary journey, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-isa. At nakita natin, marahil sa kanyang pag-iisa, nalungkot siya. Hindi lang yon, makikita natin, he started a job in Corinth. He may be running out of money doon sa Corinto. Kinakapos na siya. Ano po? Pero ano po ang nangyari? Hindi po tumigil ang Diyos paggabay kay Apostol Pablo step by step. Are we looking for God's provision, for God's guidance step by step sa ating paglalakad? O yung ating isip, yung ating plano, yung nabuo na nating mga bagay ang gabay natin at hindi siya sa pagkakataon ngayon. Basahin natin ang mga katagang ito sa Acts 18 verses 1 to 3. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto. Natagpuan niyo roon ang isang Hudyo na ang pangalan ay Aquila, isang lalaking tubong Ponto na nakarating pa lamang mula sa Italia. Kasama si Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio ng lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma. Pumunta si Pablo sa kanila. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila at sila'y magkasamang nagtrabaho. Parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Paul found partners. Parating nagkakamali ako. Parang yung Paul ay nagiging F. Paul found partners. Patawad po. At Corinth, he found this couple, si Aquila at Priscilla. Ano po? Si Aquila ang ibig sabihin nun ay Agila. Ano po? Agila. Tapos si Priscilla po, ang short term nun ay Priscia. At ang sabi nila, si Priscia ay of royal lineage. At si Aquila, sabi ng maraming mga manunulat, he was formerly slave. So, makikita natin sa maraming pagkakataon, parating Priscilla and Aquila. Pero pagkabinilang niyo po yung anim na beses na nabanggit ang mga salitang ito, pangalang ito, tatlong beses yung Priscilla and Aquila, tatlo din yung beses ng Aquila and Priscilla. Ibig sabihin nito, God gave Paul the partnership of Aquila and Priscilla, people who were formerly pagans, Gentiles, but now really believe in one true God. Ang sabi ng iba, nakakilala itong si Priscilla at Aquila o Aquila at Priscilla sa Roma, kung doon sila nanatili at nag-flourish yung business nila roon. Pero ano ang nangyari? Ang emperor noon ng panahong yon ay pinatalsik ang lahat ng Hudyo dahil kay Krestos na gumagawa daw ng gulo sa panahong iyon. So imagine natin,
hindi pa nakakarating si Pablo sa Roma, yun yung isang lugar na gusto niyang abutin, nangusap na ang Diyos sa mga tao doon upang ipakilala ang kanyang pangalan. At alam natin, yung pong mga lumabas mula doon sa Jerusalem, marahil may mga nakarating doon at ipinakilala ang Diyos sa maraming tao. So dalawa po yung point of view. Sabi ng iba, nakakilala si Aquila at Priscilla dahil kay Pablo. Pero hindi po kasi nabanggit na ganun dito sa Book of Acts chapter 18, 1-3. Hindi nila nabanggit. So we can assume na pwedeng doon, pwedeng galing nga sila sa Roma, pinatalsik sila doon, at doon nagsimula sila ng gawain o business sa Corinto. Ano po ba yung Corinto? Ito yung isang lugar na talaga pong napakalaking siyudad. Mas malaki kaysa Athens. Mas maraming tao doon. Sabi ng marami, mga 200,000 people ang nasa Corinto. Pero sa 200,000 ng mga tao roon population, more than 1,000 are prostitutes. Lalaki at babaeng prostitutes. At sila ay hindi prostitutes na pinangingilagan, sila yung prostitutes na nandoon sa templo at ang lahat ng mga taong sumasamba sa templo, sila'y nagkakaroon ng sexual relationship dun sa mga prostitutes na yan. Yung mga prostitutes na yon, pagkatapos sa templo, sila'y bumababa po doon sa kapatagan at doon sa bayan ng Corinto at nagbibigay din sila ng aliw, sexual satisfaction doon sa mga tao doon. Imagine ninyo kung gaano karumi ang Corinto sa moralidad. Ito'y malinis, matagumpay, magandang syudad. Ito'y syudad kung saan naroon ang mga ports upang ang maraming mga lugar ay doon nagdadala ng komersyo at nagtitrade sa lugar na yon. Kaya mayaman ang lugar na yon. Punong-puno ng resources ang lugar na yon. Pero kahindik-hindik ang nakita ni Apostol Pablo. Kung doon sa Athens ang nakita ni Apostol Pablo, napakaraming mga Diyos-Diyosan. Dito sa lugar ng Corinto, ang tawag sa mga tao roon ay Corinthianized. O ibig sabihin nun, nagkakaroon ng relasyon sa prostitutes. So, kung titingnan natin, sa isang lugar na ganoon, na-imagine niyo yung lungkot ni Apostol Pablo nung dumating siya doon mag-isa. At marahil, wala nga siyang salapi at nakita niya sa isang lugar, help wanted, tent maker. At anong ginawa ni Apostol Pablo? Pumunta siya at hinanap yung tent maker na yun at lo and behold, na-meet niya si Aquila and Priscilla. Imagine ninyo, God planned yung pong pagtapon o pagpapalayas kay Aquila at Priscilla sa Roma upang sila'y pumunta sa Corinto, upang sila'y makatagpo ni Pablo sa kanyang pangungulila, sa kanyang kawalan ng pananalapi. So, makita natin, itong si Aquila at Priscilla ay naging katuwang ni Pablo sa maraming missionary trips niya. Si Aquila at Priscilla, nung makita nila si Apollos na nagpapahayag, kulang yung mensahe patungkol kay Kristo, sila'y hindi nila sinansala si Apollos dun sa harap. Kinuha nila sa Apollos at pagkatapos sinare nila yung katotohanang nakilala nila sa kanilang pagkakaunawa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, marahil through Apostle Paul or other pictures for that matter. So makikita natin, si Aquila at Priscilla ay nabanggit sa marami pong epistles. Kasama nga nila silang pumunta sa Epeso at pagkatapos nun, nabanggit ang mga katagang ito. Lalo tigit, sabi po noon sa 18, o sa 1 Corinthians, o sa Romans, tingnan po natin sa Romans 8, o Romans 16, 3 and 4, ang sabi rito, batiin ninyo si Priscilla at Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang leeg
para sa aking buhay. Sa kanila'y hindi lamang ako nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Sabi dun sa 1 Corinthians 16:19, binabati kayo ng iglesia sa Asia. Kayo'y buong pusong binabati sa Panginoon ni na Aquila at Priscilla. Isama o kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. So yung pong bahay ni Aquila at Priscilla naging home church sa Corinthian. At nung dumako sila sa Epeso, they also owned the house there, and that also became a house church. So makikita natin, ang sabi sa 2 Timothy 4:19, ito yung huling mga kataga ni Apostol Pablo, dahil pagkatapos ng sulat niya sa 2 Timothy, darating na yung pagkakapugot ng kanyang ulo. Ano po ang sabi niya? Sa Ingles, ang sabi po, 2 Timothy 4:19, greet Priscilla and Aquila and the household of Onesiphorus. Napakahalaga ng naging bahagi ni Aquila at Priscilla. And they were there at exactly the time that God would like to meet them ni Apostol Pablo. Sila'y tent makers. At dahil doon na natili si Apostol Pablo upang suportahan ang ministry niya sa pagkakataong yon. Mamaya makikita natin, darating si Paul and Silas at Timothy, dala naman ang resource galing sa Pilipay. Pero dito sa pagkakataong ito, kinailangan niya magtrabaho. At sabi niya, he worked to support himself as a matter of principle. Kasi doon sa Corinthian church, hindi po siya tumanggap ng kahit anong support at tulong. Ang kahit maliwanag sa kanya, yung pong mga naglilingkod para sa Diyos ay katulad ng mga nagtanim ng ubas sa ubasan at sila'y kumakain ng ubas. Katulad ng isang hayop na nagtetread doon sa gilingan o giikan, sila'y pinapakain mula doon sa resulta ng kanilang pagkikiik. Pero anong sabi niya? Doon sa bahaging ito ng 1 Corinthians o Acts, o sige po, Acts 20. Ano po ang sabi niya? Acts 20. Sabi niya po doon, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Naging prinsipyo po ni Apostol Pablo na hindi siya tumanggap sa Corinthian church. Pero sabi ng marami, hindi lang po doon. Marahil sa Ephesus ay ganun din, hindi kasi nabanggit yun, at sa iba pang lugar. Pero doon sa Pilipay, nagkaroon ng patuloy na pagsuporta sa kanya ang mga taong nakakilala sa Panginoon. Paul found partners at Corinth. Kayo po, sinong pa-partner nyo sa paglilingkod? Wala pong perfect partners. Ang partners ay given by God for a purpose. Kaya panalangin nyo yung magiging partners ninyo. Ako'y nakakilala sa Panginoon later in life. Yung aming buhay bilang mag-asawa ng aking asawa ay napakagulo, napakamalsalimuot, away kami, sigawan, murahan, and everything nung simula. But eventually, nakakilala kami at dahan-dahan kaming binago ng Diyos. At nakikita ko, hindi po ako makapaglilingkod sa anumang pamamaraan kung wala yung aking asawa. Napakahalaga ng partners para sa gawain. Kaya nakita namin din, ito yung advice namin sa bawat isa sa inyo, lalo tigit yung mga leaders ng iglesia. Pagkahanap kayo ng partner, kumaha kayo din ng mataas din ang paglilingkod sa iglesia. Kasi kung hindi po, nakita namin, it will never happen na magiging maayos yung pong kanilang buhay sa paglilingkod. Lalo tigit kung yung isa'y hindi gaanong malago sa paglilingkod o pananampalataya. So, tandaan po natin, mahalaga yung partners. Salamat po sa Agape 1 and 2, nakapartner namin sa paglilingkod. Alam kong wala sa kanilang nagsoson ng division. Walang taong nagpapahayag ng ibang bagay upang masira ang pagkakaisa. Kaya yun yung mahalaga. Mahalaga po yung patuloy na ang partners ay katuwang sa pananaw o paningin patungkol sa gampanin.
nakita ko po rin din yung partnership ng aming mga anak. Si Twini ay financial partner pa rin po namin hanggang ngayon patungkol sa gawain. Yung dalawa ay moral booster din, pero hindi sila ganun kapagbigay sa gawain. At lalo tigit, more than the tithes, nag-share si Ate Twini para rito, para sa mga gampani namin sa iba't ibang sitwasyon. At ganun ang hamon namin sa mga anak. Bigyan nyo ng pagpapahalaga ang ministry ng inyong mga magulang o yung inyong mga magulang, dahil ito'y magdadala ng lalo tigit pang tagumpay sa inyong buhay. So, nakita natin, hindi lamang po yung Agape 1 and 2, yung pong ating mga nasa audio video ngayon, are partners. God-given partners. Hindi natin magagawa ang mga bagay na ito kung walang caretaker dito, kung walang mga taong naglilingkod sa opisina, kung walang taong gumaganap ng mga bagay-bagay. Diyan sa inyong tahanan, hindi po magiging maigi ang inyong panonood kung wala pong kabataan na nagturo sa inyo upang magbukas ng Facebook Live at iba pang bagay. They are your partners. Honor them. Bless them. Respect them. And give them all the things that would encourage them, because all of us need encouragement. Wala pong tao ritong matibay. Katulad ng makikita natin kay Apostol Pablo, he needed encouragement also. Paul opened and closed doors. So, si Pablo po ay nagbukas at nagsarado ng mga pintuan. Ano ibig sabihin nun? Basahin po natin. At siya'y nakipagpaliwanagan tuwing Sabat sa sinagoga at sinisikap na mahikayat ang mga Hudyo at mga Griego. Nang sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatotohanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Nang sila'y tumutol at lapastanganin siya, ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, "Ang inyong dugo'y suma sa inyong sariling mga ulo. Ako'y malinis. Mula ngayon, pupunta ako sa mga Hentil." Sila'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking ang pangalan ay Tito Justo na sumasamba sa Diyos. Ang kanyang bahay ay katabi ng sinagoga. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon kasama ang kanyang buong sambahayan. At marami sa mga taga-Corinto, dahil sa pakikinig kay Pablo, ay nanampalataya at nabautismuhan. Si Pablo'y nagbukas at nagsarado ng mga pintuan. All of us have options. We encounter crossroads in our lives daily. Ano bang pipiliin ko? Ito o ito? Yun ba o ito? All of us are given options by God. We are given the free will to choose any of the options that are in front of us. Are the options you choose good or great? Yung bang pinipili niyo'y mabuti o pinakamaigi? Yung mabuti hindi masama, pero yung ba yung pinakamaigi? Kung titingnan natin, sabi rito, he reasoned with the Jews and Greeks in the synagogue. He testified that Jesus is the Christ. Ito po yung natuklasan ko. Sa iba pong mga version at maraming version, ang sabi din, siya'y nakipagtalo. Pero nung tinignan ko po yung word patungkol doon, hindi po siya nakipagtalo. Kasi yun ang gawa natin, nakikipagtalo tayo sa mga taong ayaw maniwala sa ating pananampalatay. Ano na po ba yung sabi natin? Siya'y nakipagpaliwanagan. He with the inspiration of the Spirit, shared the truth and asked questions for him to also answer these questions if they fail to realize that the Old Testament, the Torah, talks about Jesus, the Messiah. So, sabi rito, he testified that Jesus is the Christ. So, hindi po sila nakipagtalo. Nakalimit ang gawain natin. Sila po'y nakipagpaliwanagan.
Ang katunayan, sabi ron, he testified, pinangaralan nila. Yun ang sabi ng iba. So parang guro, yung nangangaral. Pwede din, pero ang magandang version, siya'y nagpatotoo. Kalimitan tayo ay babasa ng napakaraming Bible verse sa bawat isa upang pangaralan sila. Pero meron bang pagbabago sa ating buhay? Napakaganda ng testimony of a changed life. Itong salitang ito, baliwala kung walang pagbabago ng buhay. Ang hangad ng Diyos, hindi conversion, kundi transformation. Hindi yung knowledge and academic knowledge on the mysteries of God, but how the mysteries of God change your life. Ang sabi pa doon, nagpaliwanag o nagpatotoo. Nang sila'y tumutol at lapastanganin siya, ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi. So, nung nilapastangan siya, nung sila'y tumutol sa pagpapahayag niya, from opening the door of the synagogue to share the word of God there, the true word of God, the faithful word of God sa synagogue. Kasi ganun ang pamamaraan ni Apostol Pablo. Sa bawat lugar niyang pupuntahan, ang hinahanap niya sinagoga. Dahil mahal na mahal niya ang mga Hudyo, kahit itong mga Hudyong ito ang nagpapasakit sa kanila, binabambo siya, pinapahirapan siya, ikinukulong siya, halos binabato siya hanggang mamatay. Pero ganun pa rin ang practice niya. He goes to the synagogue and share the word of God there. Pero nung panagkatanong yun, sa aking pananaw, hindi po yung sarili niya ang nilapastangan. Kasi kaya niya yun eh. Nilapastangan niya, nila, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagiging Diyos. At dahil nilalapastangan niya ito, ayaw ko nang makinig sa inyo, sabi niya. Sasarado ko ang pintuang ito. Ang sabi niya, pinagpag niya yung damit niya doon. Wala po namang pulgas yung damit niya. O kaya, wala ding virus. Tinanggal niya ito at pinagpag. Nagpapakita lang na, tapos na ako dito. Tapos na ako sa inyo. Ayaw niyong makinig. Ayaw niyong pakinggan yung pahayag ng Diyos sa kanila. Alam naman natin, ang Diyos ang nangungusap sa kanila nung una pang panahon. Bago pa man pumunta si Apostol Pablo ron, nangungusap na ang Diyos sa kanila. Pinapakilala na si Jesus. Pero ang titigas ng ulo nila, ayaw nilang magpasakop sa tunay na Diyos. So, nilapastangan nila si Jesus. Yung pinapahayag niyang si Jesus. Kaya anong sabi niya? Mula ngayon, pupunta na ako sa mga hintil. Ano po ang sabi ng ibang mga taong nagsisintir o kaya eh, ayoko na sa iyo, sa iba na ako pupunta. Hindi po ganun ang ibig sabihin ni Pablo. Kasi anong pong ginawa niya? Pagkatapos niya pong umalis doon, may kapitbahay na pintuan. Anong ginawa niya? Kumatok siya doon. Nagsarado siya ng pinto sa sinagoga. Pagkatapos noon, kumatok siya doon. Alam ko, alam niya ang nandoon ay isang believer of God. Tinuro siyang pumunta mula rito sa pintuang ito, sinarado niya, bumukas ang isang pintuang bago at doon siya nangaral. Itong pintuang ito ay tahanan ni Titus Justus. Isang believer in God. Marahil isang convert, Gentile converted to the Jewish religion. At doon, sa lugar na yon nagpahayag si Apostol Pablo. Nagpakita ng tunay na pag-ibig at pagmamahal si Pablo dahil katabi lang mga gatulubi, sinarado niyang pinto ng sinagoga, pero may pintuan nga yun. Kaya pagkatapos niyang mangaral doon, may mga taong pumapasok sa bahay ni Titus Justus kasama si Crispus. Kasama si Crispus, yung administrador ng sinagoga. Yung may hawak sa pintuan ng sinagoga.
Hindi siya yung spiritual leader ng sinagog, he was an administrative leader. At doon sa bahay ni Justus, ni Titus Justus, na nangangaral si Apostol Pablo, narinig nila at sila'y pumunta noon. At anong sabi? The whole household of Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord. And they were personally baptized by Paul. At ang sabi noon, many of the Corinthians, when they heard, were believing and being baptized. So makita natin, Paul opened doors to share the word. But Paul, at his option, closed the door to be able to open another door and share the word of God there. Marami pong pagkakataon na may sinasarado mga pintuan sa atin. Ang Diyos. Nung ako po'y nasa Kainta, sa Ortigas Avenue, doon yung tahanan namin, doon kami nakakilala ni Ate Maloy nung pong EDSA Revolution. At active kami doon sa gawain sa Roman Catholic Church noon. At ang katunayan, si Father Ependato, yung pong datihang announcer doon sa Radio Veritas, often visit our homes and nag-share kami ng word. Kasi ang katunayan, yun nga ang sabi ko sa inyo, academically, historically, I'm faithful. Kilala ko si ang Panginoon kasi katitismo, nag-aral ako, bata pa ako, naglilingkod na ako sa isang bilang acolyte sa isang simbahan sa Lourdes Church doon po sa, or Our Lady of Grace pala doon sa Caloocan. 6 to 7 or 8 years old po, hanggang 8 years old ako po'y acolyte noon. Mag-isa akong bumabiyahe. Papunta malayo po yon, dalawang sakay. Pero mag-isa akong bumabiyahe upang maglingkod doon. Kinahanap ko na ang tunay na Diyos, bata pa ako. Pero doon sa Kainta, doon kami tumira, naging bahagi kami ng simbahang Katoliko doon. At salamat dahil nakilala namin ang maraming tao at nakita namin yung difference between yung pong true faith at saka yung faith na historical. Alam mo kung ano, pero hindi mo tunay na isinasabuhay. So, nakita ko po doon na nagsarado po kami ng pintuan doon at nagbukas kami ng pintuan doon sa Tabernacle of Faith. At sa isang pagkakataon, nagdesisyon kami ni Ate Maloy na mag-relocate sa Los Baños. Mula sa maayos naming buhay doon, pumunta kami sa isang maliit na apartment at doon kami nagsimulang mamuhay. At ang sabi nga ng aking anak na si Pinggoy, sabi niya, ano kaya ang plano ng Diyos sa ating buhay? Kasi malaki po yung bahay namin doon sa Kainta. Ang tawag doon ay White House doon sa Kainta. Tapos nagsiksikan kami sa isang maliit na apartment. Dahil may call kami sa paglilingkod sa Diyos dito sa lugar na ito. At nakita naming maganda doon sa malapit sa eskwelahan kami magstay. At doon sa pagkakataong yun, nasabi nga namin, ano ba ang plano ng Diyos? Ang sabi ni Pinggoy noon, batang-bata pa siya, plano niya maging mahirap tayo. Ayun po. Hindi namin alam, si Twini pala, pagka naglalakad mula sa apartment patungo sa kanyang eskwelahan sa UP Rural, umiiyak pala siya. Umiiyak siya. Dahil nasanay siya, may service siyang Pajero, papunta at pabalik sa pagpunta sa eskwelahan at pabalik sa aming tahanan sa Kainta. Nag-aaral siya sa Assumption noon. At yung vice president po kasi ng Mitsubishi Motors ay kapitbahay namin. At tinuturuan ni Ate Maloy yung mga anak noon ng piano. At dahil doon, siya'y tigatid sundo. Yung driver nung vice president na yon, siya'y tigatid sundo ni Twini. She enjoys life. At doon sa Assumption, big time ang buhay ng mga bata. Pinag-uusapan mga biyahe sa iba't ibang bansa. Pinag-uusapan doon yung iba't ibang kayamanan ng mga magulang nila. Masarap ang buhay sa Ortigas. Pero nagdesisyon ang kanilang mga magulang na magsimple ang buhay sa Los Baños. Later on, at saka lang namin nalaman yung buhay na gano'n ni Twini. Na nalulungkot siya kasi para bang bumagsak ang kanyang buhay sa lugar na yun. Pero eventually, ang nakatutuwa,
kasama din namin siyang naglingkod dito. Kasama si Pinggoy at si Miko. Pagka kami pupunta sa Sibulan, maglalakad kami ng isang oras patungo doon sa lugar kung saan ang gawain. Maglalakad din kami ng isang oras pabalik para pumunta rin dito sa lugar na ito. O kaya gumanap na iba pang mga tungkulin. Paul opened and closed doors. God is faithful to bring converts even in the face of opposition. Mayroong dinadala ang Diyos doon sa mga pagkakataong nagsasarado ang ibang tao sa kanilang buhay o kanilang isip. May mga tao pong bukas ang isip pero may mga sarado at yun yung challenge. Hindi niyo po mabubuksan yun. Ang nagbubukas lang ng isip ay ang Diyos. Walang iba. Yun yung nagli-lift ng veil. Kaya dapat yung relasyon sa Diyos ay gano'n na lamang. While we really encourage people to open and close doors, to work and do righteous ministry, righteous works, unless you have this right relationship with God, don't do good works. Don't do religious works. Don't do ministry. Because you will fail. And the people you bring to the ministry will be a failure. Because you will never teach them how to deepen their relationship with God. You will teach them how to work, how to attend service, how to do this thing and that thing for them to be blessed and to receive the reward from God. But not the main thing of a deep relationship with God, that they may know Him. And from the overflow of this relationship with God, they will serve. Hindi mapipilitan. Hindi dahil inedyukan, kundi dahil ang Espiritu ng Diyos ay nagturo at nagpahayag. Wala tayong kakayanan. Kung iniisip niyo kayo'y may kakayanan, tanggalin niyo sa isip niyo yun. Kasi that's really rebelling against God. Thinking God, that thinking that you are God. Paul's help arrived. So, nakita natin, binigyan ng partner. Nag-open at nag-close ng door. Paul's help arrived. May mga tulong na dumating. Basahin natin, isang talata lang yan. But when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul began devoting himself completely to the word, solemnly testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Nung dumating sila, Silas at Timothy, dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangangaral. So, sa pagkakataong ito, nagsimula siyang nagtatrabaho at nangangaral sa sinagoga. Nung meron ng dumating na resource, una, tao, si Timothy at saka si Silas, taong tutulong sa kanya, katuwang ni Aquila at saka Priscilla, at ni Crispus at ni Justus at iba pa, nakita natin na hindi po nawala itong si Silas at Timothy. Hindi sila naglagalag. Sila'y pumunta kung saan naroon si Pablo. Dala nila yung good news mula sa Thessalonican Church. Yung sa 1 Thessalonians 3:1-7. Sinabi ni Silas at saka ni Timoteo, ang sabi niya, sabi po dito sa, ngunit si Timoteo dumating sa amin mula sa inyo at nagdala sa amin ng magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Itong mga Thessalonicans o Thessalonians ay punong-puno ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asang mula sa Diyos. So, na-excite, natuwa po si Apostle Pablo. At mula roon, sumulat siya sa mga Thessalonians. Sinulat niya yung 1 Thessalonians. Panahon ito, 49 to 51 after death or AD. Aside from the good report, he received financial support from the Philippian church. Ano, ang sabi rito, ano po? Ngunit, so ito po ang sabi rito. Sabi po rito sa Philippians, sabi po dito,
At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman ninyo na ang pasimula ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia. Ito po yung Macedonian call na sila'y nagtapat na gumanap. Ano po? Papunta sila sa ibang lugar, pinigilan sila ng Diyos at hinayaang makarating sa Macedonia dahil pinahayag doon yung pangangailangan sa Macedonia. Wala ni isang iglesia na nakipag-isa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli pa sa aking kailangan. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog palibhasa'y tumanggap kay Epaphrodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong sa iyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. So yung mga gifts na dala nila, ang gawa ni Apostle Pablo, amoy, ang bango ng amoy. Ano po ba yung binibigay natin sa mga naglilingkod sa Diyos? Mabahong amoy o mabangong amoy? Yung pong mula sa puso po ay yung mabangong amoy. Pagka nagbibigay kayo at napipilitan, kahit ano pong lagay niyong spray, mabaho pa rin yun. Kung hindi po bukal sa puso. So, ano po ang sabi doon? Sa 2 Corinthians 11, 8 and 9, ito po ang sabi. Aking ninakawan ang ibang mga iglesia sa pamamagitan ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. At nang ako'y kasama ninyo ay nasa pangangailan, ako'y hindi naging pasanin kay ninuman sapagkat ang aking mga pangangailangan ay tinustusan ng mga kapatid na galing sa Macedonia. Kaya't aking iniwasan at iiwasan na maging pasanin ninyo sa anumang pamamaraan. So binanggit yung good report sa Thessalonica at dala rin yung resources na galing po sa Philippian Church. At ang sabi ni Apostol Pablo rito, hindi lang po minsan kundi tuloy-tuloy kasi hanggang doon sa iba pang lugar na abutin nila, yung Philippian Church have been faithful in providing for the need. Faithful lang Diyos para mag-grow ang ministry. Faithful lang Diyos para mag-provide ng resources para sa ministry. Ang sabi dito, wages. Nung panahon po yun, tawag wages. Pero ibig sabihin yan, yung pagkain, tubig, bahay, ibig sabihin po noon. Hindi po swelduhan. Ang sabi po noon, they provide the needs of the church. Pang-apat, Paul was reminded of Jesus' promise. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Sabi po niya doon. Paul was reminded of Jesus' promise. Lord, I will be with you always. Ang sabi po noon, he was told not to be afraid nor remain silent. Imagine ninyo, si Pablong napakatapang, si Pablong walang tigil at walang humpay sa paglilingkod. Pagkatapos na pahirapan doon, takbo sa bagong lugar para magsimula uli ng pagpapahayag. Walang kasawa-sawang mabugbog. Walang kasawa-sawang mabigyan ng mga paratang na mali. Walang kasawa-sawang tumanggap ng iba't ibang mga pasakit. Pero ang alam niya, mahal niya ang mga taong iyon. Kaya walang tigil siya sa pag-abot sa mga tao, lalo tigit mga Udyo at mga Hintil. At nakita natin sa mga raming pagkakataon doon sa Listra, binato siya at halos patay na siya ng iniwan. Pero by the miraculous move of God, siya po'y tumayo at naglakad. At doon sa Macedonia o sa Pilipay, ano po ang ginawa sa kanya? Pagkatapos niyang paglingkuran ng mga tao noon, sila'y binambo at ikinulong. At nagpuri sila sa Panginoon at sila'y nakawala roon sa kanilang pagkakagapos. Pero naabot po yung jailer sa pagkakataong iyon. Nag-share sila sa Thessalonica. Ngunit maraming mga umpo-post doon. At pagkatapos nag-share sila sa Berea, doon sa Thessalonica, si Jason ay naging katagumpayan ng paglilingkod kasama ng kanyang mga samahan. Nagbigay sila ng pananalapi at
ipinahayag yung kanilang suporta kay Pablo in the midst of the rest of being ostracized from that community. At doon sa Berea, nagpahayag din sila at ang daming nakakilala, pero wala man lang nagbigay tugon o tulong o pagtatanggol sa kanila sa lugar na yon. Imagine mo, may mga dumayong tiga-ibang probinsya pagkatapos ay inapi si Pablo, pero ang daming nakakilala sa Berea, pero walang tumayo upang ipagtanggol sa sila. So, may mga pains si Pablo. May mga frustration si Pablo. Oo, nandun yung Espiritu ng Diyos sa kanya, duloy-tuloy siya. Pero dumarating po yung downside ng buhay. At nakita natin dito, hindi po papahayagan ni Jesus si Pablong huwag matakot at huwag tumigil ng pagpapahayag kung hindi niya sinabi sa kanyang sarili in lamenting na marahil nananagoy siya. Naroon pa yung sakit ng kanyang katawan dahil sa pagkakabugbog sa kanya sa Pilipos. Naroon pa yung dakihang sakit ng katawan sa Lystra. Naroon yung mga salitang mapapait, salitang mga hindi kaaya-aya, nilalapastangan ng Panginoong Jesus sa kanilang mga salita. At ito'y ininda ni Pablo. He was fearful and he was thinking of stopping what he was doing. He wanted to be silent and stop everything. Maybe, ang isip niya siguro, may pangako ka, Panginoon, ako'y magpapahayag sa mga hindi. Pero bakit ko konti ang nakakakilala? Dito sa lugar nito, may mga taong tumanggi sa iyo, may mga nakakilala. Pero hindi yun ang nakikita kong pangitain sa aking paglilingkod na binahagi mo. Ako ba'y titigil na? Ako ba'y mag-give up na? Ano pang sabi dito? Sabi po, kilala natin siya being fearless, bold, courageous, and determined. But at this time, he was fearful, discouraged, distressed, and weak. Yung makikita natin po yan sa pinahayag po dun sa 1 Thessalonians 3:7. Weakness, fear, and much trembling, ang sabi niya roon. Sa 1 Corinthians 2:3, even though he was a giant in faith, makikita po natin, he was troubled with emotions within him. Ito yung katotohanan. Ang Kristiyano po hindi exempted sa psychological burdens. Hindi tayo exempted. Ang katunayan, we are also healed by the grace of God sa mga bagay na iyon. Hindi tayo exempted na tayo malungkot, mawala ng pag-asa. Hindi tayo exempted na magkaroon ng pagkabagsak dahil sa rebelliousness ng mga tao, sa katigasan ng mga tao, sa pagganap ng mga bagay na dapat ginagawa nila. Hindi tayo exempted na malungkot. Pero ang kagandahan nito, mayroong Diyos na mag-i-encourage sa atin. May Diyos na magbibigay buhay sa atin. Magsasabing, ako ang iyong joy. Ako ang iyong pag-asa at wala nang iba. Ang sabi ng iba, this reverses the divine foreknowledge of the success of the gospel. Sabi ng iba, the Lord knew there were many souls who would obey the gospel. Yes, those are true. And ano po ang sabi po ng iba? Sabi doon, but it may refer to why instead of for, none would hurt him because of men like Gallio. Mamaya pag-usapan natin yan. Sabi doon, for I have many people in the city. Sabi sa Acts 18:10. Sabi ng ibang mga manunula, hindi yun for. Why? You should not be afraid. Why should you continue to preach? Why? For I have many people in the city. At makikita natin na meron pong talagang mga tao pong nagdala ng kalungkutan kay Pablo, pero merong Diyos na nagpahayag at nagpakilala na merong pangako siya, hindi siya iiwan, di siya pababayaan. At nakita ni Pablo yung pangakong yon na nagkaroon ng katuparan. Ayan. He saw the promise fulfilled.
Ano po, basahin natin sa ilang mga verses 18, 11 to 18. And he settled, at siya'y nanatili noon at isang taon at anim na buwan, pinakamatagal niyang missionary trip. Hindi po a short engagement, it was a long engagement. Subalit nang si Gallio ay proconsul ng Akaya, ang mga Hudyo ay nagkaisang dakpin si Pablo at siya'y dinala sa harapan ng hukuman. Kanilang sinabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit nang magsalita na si Pablo ay sinabi ni Gallio sa mga Hudyo, kung ito'y tungkol sa masamang gawa o mabigat na kasalanan, ay may dahilan na kung pagtiisan kayong mga Hudyo. Ngunit yamang ito'y usapin tungkol sa mga salita at sa mga pangalan at sa inyong sariling kautusan, kayo na ang bahala rito. Wala akong hangad na maging hukom sa mga bagay na ito. At sila'y pinaalis niya sa hukuman. Sinunggaban nilang lahat si Sosthenes, ang pinuno ng sinagoga, at siya'y binugbog sa harapan ng hukuman, ngunit hindi pinansin ni Gallio ang mga bagay nito. Ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw, pagkatapos ay nagpaalam sa mga kapatid, at buhat dooy naglakbay patungo sa Syria, at kasama niya si Priscilla at Aquila. Inahit niya ang kanyang buhok sa Cenchrea, sapagkat siya'y may panata. Paul saw the promise fulfilled. May pangako po ang Diyos sa akin sa paglilingkod dito. Kahit na ano po mangyari yan, sabi ko sa sarili ko, dahil sa pinakitang pangitain ng Diyos, kahit isa lang ang manatili, magtutuloy ako kasi pinakita po yung pangitain, dito ako tinawag ng Diyos. Pagka po, nakita niyo, at hindi lang po yon, isang tao na nandito na kabataan namin noon, nung naroon kami sa maliit na simbahang yung kubo, nagpahayag yung kabataan yon. Ngayon matanda na, may pamilya niya, si Ate Lenny yon. Nakita niya ang isang pangitain dito sa lugar na ito. At bago yon, nakita ko rin yung pangitain yon. At dahil doon, nakikita kong tinutugo ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kahit wala ito, kahit wala po yung mga bagay, tutugo ng Diyos sa kanyang pangako. Hindi po yung dahil sa nagtitiwala tayo sa kanya kasi binibigay niya yung ating hiling. Kahit di niya binibigay yung ating hiling, kung may kaugnayan tayo sa kanya, magtutuloy tayo sa pagtitiwala sa kanya. Dahil wala naman tayong pwedeng pagtiwalaan kung di siya. Paul planted and established the Corinthian church and remained there for a year and 6 months. Nawalan siya ng pag-asa. Namblema siya, natakot siya at nanginginig. He was trembling, sabi po roon sa 1 Corinthians. Nanginginig siya. But he was assured of God's presence. At nakita niyang na-fulfill. Kasi pagkatapos, doon sa 1.5 years na yon, nagkaroon po siya ng pagkakataong isulat din yung 2 Thessalonians. Sumulat siya ng 1 Thessalonians, nagkaroon din siya ng pangalawang sulat sa Thessalonians. At pagkatapos noon, within those period, 1.5 years, dinala si Apostol Pablo doon sa Kegalio. Siya yung proconsul ng lugar na yon. Pero anong nangyari? Gallio was sympathetic to his plight. God inspired Gallio not to take hold of this case. Mahalaga yun. Alam niyo kung bakit? Dahil sa judicial decision na ito ni Gallio, na isulat ito doon sa bima or judgment seat ni Gallio representing Rome. At dahil dito sa sulat na ito, hindi na pinikilan ang pagpapahayag ni Pablo sa mga Hudyo. He had this judicial decision as a basis to share Christ to the Jews. Ginagamit yung mga tao kahit hindi mananampalataya para buksan ang oportunidad pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahit na may mga taong apatetiko, ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw sumamba sa Diyos. Kahit yung mga leaders ng bansa na ayaw sumamba sa tunay na Diyos.
gagawa at gagawa ng Diyos upang kumilos ang kanyang spirito because He is in control, not the leaders, not even the influencers doon sa komunidad, but it is God who will continue to move according to His plan. Sabi doon, yung mga Greeks, sabi ng iba, kasama ng mga Hudyo, kasi pumalit po kay Crispo, si Sosthenes, bilang pinuno ng sinagoga. At nung dinala po si Pablo sa kay Gallio, most likely si Sosthenes kasama. Kasi sila yung complainant patungkol sa ginagawa ni Pablo. Pero hindi po pinayagang litisin at ang sabi doon, lumayas kayo rito, sabi ni Gallio, hindi istorya ng relihiyon niyo ang gusto kong bigyan ng paglilites at gumawa siya ng desisyon. Wala ng pagkakataong para dalin pa ang isyong yan sa ibang lugar. It's a judicial decision. So ano nangyari? Nung natapos yung ganung desisyon, binugbog si Sosthenes ng mga tao. Huwag kayong masaya doon, ano po? Ba't nakangiti kayo? Ayan ang problema po minsan sa akin. Pagka po may mga tao hindi mabuti ang ugali, tapos nakikita kong nagkakamali na sila, tapos may epekto na yung ginagawang mali, nilalabanan ko po yung spirito ng kagalakan sa aking isip. Kasi po, mula kay Satanas yun. Kasi si Sosthenes, doon sa ibang mga manunulat, siya'y naging tagapagsulat kasama ni Pablo. Pero hindi po matiyak yon. Hindi kasi maliwanag. Ano? Siya'y naging convert daw sa Christian faith at makikita yan sa 1 Corinthians 1, 1 and 2. Kasama niyang sumulat sa Corinto, si Sosthenes. So, sino po ba ang nagulpi na at nakakilala dahil nagulpi? Ano po? So makikita natin dito rin, he cut his hair, meaning he fulfilled his vow. Nagkaroon ng vow si Apostol Pablo. Siya'y magkakaroon ng nasa right hair. O hindi siya magpuputol ng buhok. Marahil, it was a vow for thanking God that indeed he is faithful. He has been moving in his midst. He has been continuously guiding him. At doon, nangako siya, I will take this vow thanking you, praising you, worshiping you, deepening my relationship with you because you are the cause of these victories. Hindi ako. Dito, sa title natin, Waymaker, sabi natin, Paul found partners at Corinth. Paul opened and closed doors. Paul's help arrived. Paul was reminded of Jesus' promise. Paul saw the promise fulfilled. Totoo na banggit lahat ito doon. Pero hindi dapat tayo malinlang. Hindi po si Aquila at Priscilla ang nagpatuloy kay Pablo. Hindi po si Timothy and Silas ang nag-provide ng support. Hindi po si Titus Justus ang nagbukas ng pintuan katabi ng sinagoga para doon mangaral si Pablo. Hindi po si Gallio ang nagbigay laya sa kanyang pangangaral. Lahat ng itong mga taong ito'y naglingkod lang dahil sila'y pinaglingkuran ng Diyos. Out from the abundance of the love that they received from God, they serve. So sabi doon sa isang awit, I lay my life down at Paul's feet because you're the only one I need. I turn to you, Paul, and Paul, you are always there. Yun po yung pananaw mismo nating naglilingkod. Kailangan nila tayo. Hindi nila tayo kailangan. Kailangan nila ang Diyos. Sabi din, I put Paul first, that's all I need. Pagka ang mga tao'y naging idolo na tayo, simula na ng kabagsakan ng kanilang pananampalataya at kabagsakan natin kung tayo'y papatos o mag-i-enjoy sa idol worship na yon. Sabi dun sa awit na God will make a way. Yung kanina, one way yun eh.
Ano po? God will make a way. Sabi doon, you are here moving in our midst. Sabi ng iba, Paul, you are here moving in our midst. You are here, Paul, working in this place. You are the way maker. You are the miracle worker. You are the promise keeper. Hindi tayo yun. Kahit anong galing ninyo, you will never able to convict a person in his sin. Kahit anong kabisado niyong word of God, you will never be able to convince him to be faithful unto God. Kahit anong warning ninyo na yung kanilang ginagawang mga bagay magdadala sa kanila ng curse, it will never happen. It will never be based on God's plan. Kasi may mga tao po, ang kanilang pagpapahayag, pagka hindi ka naglingkod, babawiin ng Diyos yung lahat ng mga binigay sa iyo. Dati po, nung unang panahon, ganun ako eh. Kasi yun ang aking pagkakaunawa. Pero wala pala ako sa kwento. Wala pala ako sa kwento. Ang Diyos lang pala at yung taong yun ang nasa kwento. Gagamitin niya lang yung testimony'ng mabuti mo o masama para makakilala ang tao sa Diyos. Yung testimony ba yung dala, mabuti o masama? Kahit masama ang testimony mo, kapatid, gagamitin niya ng Diyos para sa ibang tao. Pero kahabag-habag ka sa iyong masamang testimonya. It's not Paul, but it's Jesus. It's Jesus, the way maker. Jesus finds partner for you. Hanapin mo ang hangad ng Diyos sa iyo. Jesus opens and closes doors. Jesus makes way for helps. Naalala ko yung helps galing sa Lakasang Kan, sa GMI, sa mga tao pong ginagamit at organisasyon sa DEA na ginagamit ng Diyos para sa ating pangangailangan, para maglumago. Jesus reminds us of His promise. Jesus ensures that His promises are fulfilled. Magtatapos ako sa maiksing kwento. Nagsimula po akong magkaroon ng sasakyan nung bata pa ako. Nagsimula akong nung nag-aaral pa. At nung nagkaroon ng pagkakataon na isipling si Twinnie, tapos isipling si Pinggoy, at isipling si Miko, nakagawian ko na pagka ako'y nagmamaneho, inuupo ko sila sa aking kalong habang nagmamaneho. Bawal, wala pang pagbabawal sa destruction, yung anti-destruction law. Bawal kasi na ngayon yun eh. Pero noong unang panahon, uupo yung si Twinnie, bata pa siya, 5, 6, 7 years old, sa aking lap. Tapos pahawak ko siya sa manibela. Tapos hawak ko, mambibiyahe kami, nag-enjoy kami. Ganon din ang ginagawa ko kay Pinggoy, ganon ko rin ginagawa ko kay Miko. Pagkababa nila ron, ang sasabihin nila sa nanay nila o kaya sa mga tao mamimit, nag-drive ako, punta kami sa ganito, punta kami sa ganon, nag-drive ako. Pero alam ko ang katotohanan, ako ang nagda-drive, hindi sila. Ang Diyos ang nagda-drive, hindi tayo. Ang simbahang ito, pinangungunahan ni Kristo, hindi ni Pastor Voltaire. Ang simbahang ito, pinangungunahan ng Diyos. Nagmamalaki tayo, nag-drive tayo. Hindi tayo sinasansala ng Diyos. Pero hindi katotohanan yung pinapahayag natin. Ang nagda-drive, si Kristo. Ang tumutupad sa pangako, si Kristo. Siya yung patuloy na nagpapahayag. Mayroon sa pa akong kwento. Yung pong nagsimula kaming manirahan sa Los Baños, mga 17, 20 years ago, meron pong driving school doon. Kapareho din ang kwentong ito. Dalawa yung kanilang manubela, dalawa yung clutch, brake, at saka gas. Dalawa. Ang sasakyan niyo, kung hindi ako nagkakamali, Toyota Tamaraw. Ni-retrofit niya. Driving school siya. Yung driver nasa kaliwa, yung nagtuturo nasa kanan. Kaya hindi pa pwedeng mapaling sa mali. Yung
dadrive na student driver kasi ang tunay na pumapaling ay yung nagtuturo. Pagka mag-aalanganin na, ibe-break na niya, hindi pa nabe-break nung estudyante. Kung kailangan bilisan, lalagyan niya na ng gas. Ganun po ang Diyos sa ating buhay. Wala tayong mapagmamalaki. Siya yung way maker. Siya yung miracle worker. Siya yung in our mid. Siya yung patuloy na kumikilos sa bawat pagkakataon. At wala tayong mapagmamalaki anuman. Tayo po yung manalangin. Pero bago po yun, mag-conclusion muna tayo. Pasensya na po. In Paul's ministry at Corinth, we see his dedication and methodology as a preacher of the gospel. The response of those who hear the gospel, they believe and were baptized. From Paul's challenging ministry experience, we learn that God is at work serving us even if we don't feel it. God will make a way when there seems to be no way. God can do amazing things beyond we can imagine. Itong challenge. One of the most encouraging promises in the Bible is God is faithful. Totoo yun. Sinabi niya yun sa 1 Corinthians 10:13 sa pamamagitan ng Apostle Pablo. People may let you down, but God is always faithful. Of course, there are times when it seems as if even God has let us down. We all need to learn to deal with those times of disappointment with God. The problem is always on our end, never on His end. So, hindi po masamang mag-lament. But turn to God. Complain to Him. Talk to Him. But trust Him eventually. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa katotohanan na Ikaw ang pinagmumulan ng aming buhay. Ikaw ang pinagmumulan ng kilos ng aming mga buong pagkatao. Ikaw at Ikaw lamang ang tama pong papurihan, sambahin at dakilain. Salamat po sa kakayanang paglilingkod na binigay mo sa amin. Ngunit hindi yun ang mahalaga, kundi yung aming kaugnayan sa iyo na nagdadala ng hamon upang ibigin namin ang aming kapwa. Dahil sa patuloy mong pagpapahayag ng pag-ibig sa amin as we continue to be intimately related with you. Panginoon, kitang-kita namin ang pangangailangan ng iba. Kaya hindi kami nag-agalit sa halip nagmamahal, sa halip na nagtatampo, nagkakaroon ng mga masamang mga pananaw patungkol sa mga tao, hindi sumusunod at gumaganap ayon sa iyong kalooban, kami pa'y patuloy na nagmamahal at nagtutuloy na maglingkod anuman ang mangyari dahil Ikaw ang tunay na naglilingkod sa amin. Ikaw ang tunay na katuwang namin, wala nang iba. Ang akala namin kami ang nagmamaneho, ngunit ang katotohanan, Ikaw ang may kapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nagmamaneho ng aming buhay. At wala nang iba. Panginoon, salamat dahil hindi ka makapagmamaneho kung hindi namin isinurrender ang aming buong pagkatao sa iyo. Hindi namin ibinigay at nilagak ang aming buong buo sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kaming isurrender ang buo naming pagkatao sa iyo, ang buong buhay namin sa iyo. At mula doon alam namin, gagawa ka, kikilos ka, magpapahayag ka, at tutulungan mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay. At iyon na hindi minsan ang pagkakataon, ito'y patuloy na kaugnayan pagkakataong tunay na magpasakop sa iyo, mamuhay ayon sa iyong kalooban, at maganap ang iyong balak para sa aming buhay. Ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Dakila ka, Panginoon, gagabayan mo kami sa bawat akbang. Ikaw ang mangunguna sa amin. Ikaw ang magbibigay ng mga katuwang namin sa paglilingkod. Ikaw ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang magbibigay ng wisdom sa amin sa buong linggong ito upang tigilan ang hindi nararapat, ngunit pasimulan pa ang mas maraming bagay patungkol sa iyo. Patuloy kang magpapaalala ng mga pangako mo sa buong linggo ito. Patuloy ka rin magpapakita na tunay na nagaganap ang iyong pangako. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos.